Alam mo, hindi ko kayo ginagamit. Hindi kayo minupula. Ako, isang anak lang rin ng migrante ng Mindanao. And I am... Anak lang rin ako ng mahirap noon. And ngayon, hindi na masyado, pero hirap pa rin. Ito, magtanong kayo ng Tagadabaw. Sa buong buhay ko, na politiko ako, 1988, mayor na ako ng Davao. 2016, mayor pa rin ako ng Davao. Pero sa totoo lang, magtanong kayo ng mga damo at mga kapatid ko, mga Moro people, hanggang pick up lang din ako kagaya sa inyo. Hindi ako bumabili ng mahal na sakyan kasi hindi ko pera. But anyway, bakit ako tumakbo? Galit ako sa gobyerno. Gusto kong mag-MPA na lang tayo. Palitan na natin itong putang unang gobyerno. Alam mo, dito sa Pilipinas, ang pagsunod sa batas, ang pagsunod sa batas, marami na ganyan dito na lang. Ito na ako sumusunod ng mas mabuti walang kam... Ang pagsunod kasi sa batas, choice lang kung gusto mo lang. Dito sa itaas, maniwala kayo, matagal na ako ngayon yung congressman ako. Dito sa itaas, ito yung mga mayayaman. Ito yung nag-smuggle ng isang kung bigas, tax evasion, corruption, wala namang alibyo. Ang daan na matuwid, wala palang daan talaga na matuwid. Walang daan na dinaanan. Eh, pagkaroon ba? Wala. Ang Pilipino na pobre, magdating sa airport, pagdating ng pagbukas, himulbulan na ang mga, ano yung himulbulan? Yung manok na gusto mo nga lagyan ng tubig, tapos natanggal mo ang ano. Pagdating sa gusto, paglabas, may mga airport police tinitignan. Pagdating sa labas, nandoon yung mga putang inang mga kung anong pinagagawa nila sa kapwa nila tao. At maraming biyahira galing Pampanga, Bulacan. Pagdating sa airport, ma-checkpoint dyan sa ibang lugar at wala na. Hindi mo na makita ang biyahira, pati yung nilang pababili mo, wala na. Tataniman ng bala. Akalain mo, kung yung bala nakailigtaan at lumusot yun sa Singapore. Alam mo, naalala ninyo, kung nahuli yun, di makukulong yung pobreng babae na nilagyan ng bala yung bag na hindi naman niya kasalanan. Eh kung patayin ng Singaporean, magsusunog na naman ako ng vlog nito.
Ano kayo po kontemplasyon? Hindi ko naman ano-ano, hindi ko pinsan. Pero galit ako sa nangyari. Kaya sinunog ko yung plan. Ngayon, kung nangyari yan sa Pilipino, magsusunog ako ng plan ulit. Eh, masakit eh. Hindi ko naman pinsan yun, pero as a Filipino, nasasaktan ako. Filipino ako. Ito lang ang bayan ko. Wala ako mga kapatid na Pilipino, kundi kayo. Yung talagang pinakamalapit na pinsan ko, eh, siyempre yung magaganda dito. Ito yung anak ko, sabi niya, harapin ko daw yung kamera. Walang maganda. At ang droga, it's flooding the country. Ang ayaw na ayaw ko sa bukid ngayon sa Mindanao, pati Visayas, umaabot na sila sa bukid from the urban to the rural areas. Anak ka nang, ang bayad na doon kinukuha na yung kalabaw, manok, itlog, pati kambing. Naku, sabihan ko lang sa katotohanan sa droga. Mag-office ako ng droga. Baka ayaw ninyo tumawa o if you think na ayaw ninyo yung style ko, may panahon pa na nagrarally pa yung si Grace po. Yun na lang kayo. Yun na lang kayo kay Binay. Alam mo bakit? Ako talaga, pag ako ang presidente, ang utos ko sa pulis, pati militar, patayin mo sila na. Wala na yung istorya. Alam mo kung bakit? Kalituran mo na ko kayo, ha? Pero kayo ang paborito ko. Hindi ko na sinasabing pangit sila lahat. Meron ko rin akong nakukuha na hindi yung maganda. You know, kasi sinasabi nila, pinapatay ko ang mga durugista. Huwag ho kayong maniwala niyan. I have never, never, never killed a woman or a child. Hindi ko kaya. Lalaki, baka. Baka. Alam mo, it's a 22 million facility. Lahat ng sa Mindanao na papasok, pati mga anak ng artista dito sa Maynila, nakikiusap. Mayor, pwede man namin iparehab ang anak man. You know, after 3 years, 4 years, marilis sila. Ano ang nangyari? 99, slide. So sabi ko, kalaki ng gastos ko, libre itong kain, tulog, doktor, pati medisina. What the hell is happening dito? Nag-i-slide talaga almost 99. Kami nakita ako na may nakilala ako doktor na neurosurgeon sa utak. Sabi niya, Mayor, baka gusto mong ipa-MRI yan sila. Totoo nga, yung nagsasabo ng 1 year, 2 years, 3 years, ang utak, lumiit na. Marami nang patay yung mga sir. At sabi niya, sa totoo lang, ang rehab, wala nang kwenta. So meron itong
3 to 4 million drug addicts. Anuhin natin to. What will we do with them? Anak natin ito, katok na. Ngakaw ng pera sa bahay mo, alam niya. Tapos mag sa kapitbahay, tapos mag-rape, mag-tay kasi ang pera. Pati yung bata. Noong sa aming panahon, mat mga na-rape victims, pero mga artista, napakaganda talaga. At hindi ko sila masisi kung bakit sila nabuang sa ganda. Eh, talagang maganda eh. Ngayon, paano eh kayo? Maglabas kayo ng bahay ninyo. Maraming durugista dito. Pag alis mo, akatin yung bahay mo. Ruripin yung asawa mo, yung yaya, pati bata. Pati dito, 11 months, 18 months. Sa Davao, nangyarihan. Kasabihin ko siya, bakit galit talaga ako? May kaibigan ako tumawag alas 3 ng madaling araw. Sabi niya, Mayor, kung pwede sanang magpunta ka dito. Nalaman ko na sa boses na parang choking, umiiyak. Sabi ko, pare, pwede ba ito bukas? Sabi niya, Mayor, maawa ka. So nung dumating ako sa bahay niya, Insular Village, yun yung pinakamayaman na subdivision doon. Pagdating ko, narinig ko yung music doon sa van, ang lakas. Pero I could hear distinctly ang iyak ng babae. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, Mayor, naiwan ko kasi yung baril sa minsan sa opisina sa baba ng bahay. Akala ko nagsusuicide. Sabi ko, nagsusuicide? Hindi, Mayor. Nakuha ng anak ko, pumasok doon sa kapatid niyang matanda na babae at nire-rape niya. Every time magpasok kami mag-asawa, tinututukan kami ng bari. Sabi ko, tinawag ko yung polis, saksa. Sabi ko yung station commander, ikaw lang pati isang tao. Tapos sabi ko sa kanya, anong plano niyo? Sabi niya, Mayor, pag pinasok namin yan, baka gamit talaga ng baril. Baka mapatay talaga namin yan, baka matamaan ang anak mong babae. Ganun na lang ang galit ko. Isang beses reunion sa Mandog. Alam, ito ng Tagadabaw. Christmas reunion, dala-dala ng babae yung anak niya. Kinuha ng yung kapatid niyang lalaki at sinabi, bakit tignan ko itong anak, pamangkin ko, oh, maganda pala. Eh, reunion nagpaparte. Maya-maya nawala. Tapos, hanap na. Diyan sa Mandog River yan. Alam ng Tagadabaw yan. Nakita yung bata, bumuka talaga ang tiyan. Tapos nahuli. So. Bakit ang likod ko hindi guwapo? Well, anyway, nung nahuli siya, sabi niya, sabi ko, putang ina, bakit ko naman ginawa? Ano mo ang sagot sa akin? Eh, ganun talaga ako mayor, kung walang iba, yung kambing namin. Hulaan mo ang ginawa ko. Hindi niyo ba hulaan? Huwag niyo hulaan. It's a droga. Ilang beses na yan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limaan. Araw-araw yan, buong Pilipinas. Nandito ba si Congressman Bagatsin? Tanungin mo sa kanya, ano ang problema sa distrito niya? Tanungin mo si Mayor Lim,
tanungin mo si Era, tanungin mo lahat ng mga ang problema natin siya po. Kaya lang, walang ginagawa ang gobyerno. Ngayon, pag ako ang presidente, hindi ko kayo pinapatawa at hindi ako nagtatawa. Pagdating ko, sabihin ko sa militar, pati polis, itong order ko, hanapin ninyo sila, patayin ninyo, period. Tapos sabihin ko, pag magkakaso-kaso kayo, ituro ninyo utos ni Mayor Duterte. Pagka magsupina kayo, pagdating doon sa judge, sabihin mo, judge, utos ni Mayor. Tapos mag-announce ako, yung lahat na pinatay na droga, drug lords, utos ko yun. Kung may idemanda kayo, ako. Ako ang idemanda niyo. Yung criminal kidnapper dito sa Maynila, ako. Yung mga intake na nakidnap ninyo, nagbayad na ng ransom, pinatay pa rin. Tapos ka isa dit, nagbili sila ng kotse, kunwari. Tapos, pinirito nila yung tao, pinatay nila, sinunog pa nila si Evangelista. Yung nakita ng tatay yung anak niya, tatalong-talong. Bakit pa naman na? Tapos yung judge ngayon, nagnilitis sa kaso, pinatay rin. Pati yung isang. Pag hindi mo ako napatay ngayon, 4 months from now, lilitsunin ko talaga kayo. Lahat kriminal. Problema ang polis, wala kayo. Sabi mga polis. Kayo. Sabi ko, pag ako ang nanalo, kaagad, doblado ang sweldo ng polis, pati militar. Nanalo. Pero pag ang polis, kasi yung excuse, walang pera, kulang, kaya ganon. Sabi ko, kindergarten to high school, wala na kayong problema. Huwag na kayong magnakaw, huwag na kayong maghingi. Huwag na kayong pumasok sa alanganin. Pag kayo namatay, performance of duty sa encuentro, 3 years ang sweldo ninyo after 3 years pension. Pero kayo, pag pumasok kayo niyan, hindi mo ako dyan sa baril-baril ninyo, ihampas ko pa sa ulo mo. Ganun ako sa Davao. O di sabihin ko sa inyo, sinabi ko ang polis doon, huwag na huwag kayong pumasok sa krimen. Tanongin yung mga taga-Dabaw na bagong sampa dito. May polis ng kidnap, hinintay niya yung dealer ng gasolina pa uwi ng gabi. Kinidnap niya. Pinatay ko. 4 na polis na ngayon pumasok ng droga. Pinatay ko. Madali, wala magpatay ng tao. Ipakulong mo ako? Pa, tayo niyan. Lalo na kung presidente ako. Ngayon, tapos na tayo dyan sa kriminal. Korupsyon. Hihinto talaga ang korupsyon. It must stop. Binigyan ko nga ang sarili ko 3 months to 6 months. Tapos sabi pa nito mga inutil na politiko, hindi kaya nangyayari yan. 6 months? Sabi, sumukat mo ako. Hindi kita pinapain ng portipayag sa bunga nga. Ako? Sige daw. Pag sinabi kong hinto, hinto yan.
Kasi kung ako ang presidente, isa dalawang buwan, hindi ko mahinto itong kaputahan sa Pilipinas. Hindi ko talaga mahinto kasi bigyan ninyo ako ng 10 taon. Yan ang totoo. Merong kandidato na nag-urumentado yan. So tabi kayong lahat, kayong masasama. Talagang magpunaraya ba dito banda sa inyo? Kay kuwa nga, drugis na dito. Alang-alang punta ka doon sa Mahal na Heritage. Di ba? Diyan ka lang. Doon minsan dyan sa daan ninyo ilagay. Hindi, hindi ako nagpipiro. Sinasabi ko sa inyo, galit ako. Nakatayo ako, ma'am, although... Galit talaga ako. Suhintuan ninyo, droga, kriminalidad, korupsyon. Yan, korupsyon. Kayo ba nagda-drive? Ilan ngayon nagda-drive? Diba? Ako, last year noon sa Davao, nabayad na ako ng para yung plastic mo. Putang ina. One year na lang, wala pang plastic. Pinuntahan ko noon, sabi ko, saan ko yung bayad ko na plastic? Sabi ko, mag-produce kayo ng plastic, babalikan ko dito. Eh sir, wala talaga sir. Eh, anong nandiyan sa'yo, miss? Sir, kung doon na lang gusto mo? Plastic rin ito. Ano ngayon? Anong klase? Kayo, kayo masyadong mga arte, mga... Hindi naman ako ng ano. Sabi ninyo na artista ko. Actually, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid kong Moro. Dalawa lang kami dyan ang pwede talagang... Dalawa lang kami dyan sa apat o lima. Dalawa lang kami ang pwede dyan. Ako, I can talk about corruption. I can talk about drugs. I can talk about criminals. Pero ito isa sa dalawa na sabi ko pwede talaga kami. He can talk about maybe drugs, criminality, but he cannot talk about corruption. May bagahe siya eh. Ay nga, sabi na nila, akin daw humanizer, naghahalik ako. Sawa ko, dinala ko na pati anak ko. Eh sino ba kanina ang gustong humalik? At saka kung maganda, kung sino naman siya ang gusto buhay, ha? Pagkakahiwalay, lalo na kami matanda na. Pagkakahiwalay, intro ko, magkakahiwalay. Then I have to go, yung pantawid, I will continue it. At saka, yan tama si Aquino. Tama si Aquino. Alam mo bakit? Kita mo na naman sa mga TV series. Ang Pilipino kumakain lang ng bigas, walang ulam, walang protina. Kung dadagdagan ko naman si rapang ulam lang muna. Senator Cayetano. Naglubat siya. Sinadya niya. Yung small and medium enterprises. Hindi ko po ibigayan sa inyo na para panggasto sa pagkain. Hindi ito, ito it could go as far as 10,000, 15. May mga anak kayo na nakatapos na. Some of your sons and daughters bright. Tapos kung meron silang dito, sa inyo, tondo, one or two or three ng mga bright at makapag-isip ng negosyo, sila yung bigyan mo. Hindi pwede ako magbigay sa iyo, ibigay ko sa iyo, maya-maya punta ka doon sa tong age, pati pula puti. Mag
mag-aaway tayo. Ito, pangkain, pati pantawin, pati kung anong magawa ko. Kasi yan rin ang gawain ko sa bukid. Alam mo dito sa Pilipinas, maghirap, maghirap ka ng pera. Collateral. Narap. Collateral. Ito, credit unions. Isip-isip ko, pag slow down muna, but I will continue with the infrastructure. Very important na ang gobyerno mismo ang maunang gumasto para iikot yung pera. Pero dito sa bukid, ganun ang credit union sa loob. Alam mo, in the hindsight, kung balikan ko ang panahon, noon at ngayon, kung hindi lang siya tumagal ng pagka-presidente, kung hindi lang siya naging diktador na matagal, pinaka-the best na presidente ang dumaan, Marcos. Yung biyayang dagat niya, pati yung Masagana 99, that was the time na hindi tayo nag-import talaga ng pagkain, si Tango. Yun talaga. Sundin na lang natin yun kasi yun ang gumana. Huwag na tayo na mag-imbinto ng bago. Kasi yung iba naman dyan, huwag natin sundin yan. Baka sabihin, sunod-sunod lang tayo. Pero tinitignan ko na yung mga, naghihiram ako ng material. Marcos, Masagana 99, pati yung biyayang dahil. So maghanap ako ng pera, bilyon yan, kaya lang nananakaw. Kita na naman kung ilan ang pumapasok doon sa... So wala ng livelihood. Ang problema nito, sabi ko kay Alan, Lan, ayaw ng tao ang pork barrel. Ayaw ng tao yung livelihood. Ayaw ng tao yung malalaking gastos na malaking pudyo pero walang specification paano gastusin. Sabi ko lang, maghanap talaga tayo ng paraan, mag-ariglo tayo dito. Kasi ako, congressman noon, kung sabihin mo lang talaga yung sweldo namin magkasya, hindi ka nga magkabili ng kotse, maski adventure. So sabihin ko, nag-gana lang ninyo yung opisina ninyo, at least makita mo yung pera. Tag-tribun yun. Millionaire ako na yan. Huwag na lang natin ipilit yung mga... Kasi, pag yan ang promise ko sa tao, tapos nagkahiyaan tayo, ayaw ko, kasi ang disbursement dito, budget si Abade. Ngayon. Dito mo kunin yung pera sa executive department. Ngayon, pagka hindi tayo magkaitindihan, do not create a constitutional crisis. Kasi ayaw ko impeach ninyo. Ako, ngayon. O kaya itong mga police, militar, utusan ko, operate against the drug. Kasi itong mga police, hindi ako nagbibiro sa inyo, ha? Putang ina, kung assign kayo dyan sa istasyon ninyo, at marami pa rin drugista, mahirap hanapin yung drugista, hindi ko naman stilo yan. Kayo na mga police ang pagbabarilin ko. Eh, magpupulahan lang tayo, ha? Sabi ko, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong huwag kang magsinungaling. Sabihin mo lang ang totoo, sir, ganito ang nangyari. At wala ka talaga ng problema. Just don't lie to me. Ngayon, ang sunod kong gawin, pag na po na pag-upo ako, I will propose to Congress, or if it can done by a decree, 20,000 below or 25, wala ng buwis. Inyo na lahat yung pera. Mabuhay! Dinidete! Nabanggit nga na isa sa mga puna sa kanya ay yung umano'y pag-upo. Hindi ko naman sila minamata. Kasi naman niya raw ngayong gabi ang kanya.
Pero ako, sinabi ko, 3 to 6 months. 3 to 6 months. I-deliver mo yan. Eh, bagay yan, ito, fight crime, ano, fight crime po. Patayin kita dyan. Kasi galing ako doon sa probinsya na ano, kung hindi ko nalinis yung Davao, eh wala kami hanggang ngayon. Nung Davao, malakas ang NPA. Sino yung NPA dito? Ngayon na, ano, eh ako kayo na, hindi kayo ulit, sino? Tama, wala naman kami ng mga bukang. Malakas ang ano. Pero ho, ako ay left. Left ako. Hindi ako membro ng Communist Party of the Philippines. Armed struggle yung kanila, patayan eh. Dito lang ako. Sosyalista kasi ako. Di ba sinabi ko sa inyo, anak lang ako ng mahirap. Kaya, kunahin ko muna kayo pantawin yung, pati yung scholarship. Ang pinakamalakas na ibigay ko sa budget, ang pinaka number one ko, edukasyon. Tapos, agrikultura. Tapos, health services. Kung maaari lang, pati magtayo kayo dito ng, hindi mo, mag-isip kayo ng negosyo na kapitalan ko na para sa inyong lahat. Pero ayusin ninyo yung pagdala. Ayusin ninyo yung pagdala. Tapos, we will try to solve the problem of Mindanao. Alam mo, pakaibigin nyo alam ko, ganito ang problema sa Mindanao. 1521, dumating si Magellan sa Pilipinas. Bumaba yung gagong Espanyol na yun, at nagtanim ng cross of Christianity. At pinalipad niya yung flag ng Spain. Sabi pa ng gago, I claim all of these islands in the name of the King of Spain. And I will call all of these islands the Philippines. At ang lahat ng mga natibo dito, nakatira, tawagin kong Pilipino. Nung sinabi niya yan, kasi bugok, ang Mindanao na sinali niya sa bilangan, 100 years, nandoon na ang Islam. Kaya itong mga Moro, kung biglain mo sabihin mo, Pilipino ka? Pilipino ka? Ko, Muslim. Tribo mo? Marang. Maguindanao. Tauso. Kasi hindi talaga sila sumurrender sa Katsila. Ngayon hindi sila sumurrender sa Amerikano. Kasi American Spanish war natalo ang Espanyol. But they stayed here for 400 years. Ayusin talaga natin to, kasi pag hindi, baka mawala ang Mindanao sa atin. Yung BBL, sinabi ko na sa inyo, kung nakinig kayo ng mga interview, nabi ko, ididribble yan, iipasa yan doon sa next administration. Kaya ako naman, nag-ikot na kaagad ako, because you have to give. Pag natapon mo ang last baraha mo, kailangan ka talaga magtapon ng isang baraha. Federalism. Federalism, gusto nila, gusto ni Nor, Murad, Japar, baka makumbinsi ko. Alonto, Sema, silang lahat, okay. Eh yung configuration ng BBL, ibigay mo na. Yung kay Nor, Basilan, Hulo, Awitawe, bigay mo sa kanila. Kanila itong Mindanao. Pero ang tribo natin noon, sa Mindanao, ang tribong inabutan ng Islam, Maranao, Maguindanao, Iranon, Sama, Kagan,
ng Davao. Then dito sa western side, if you look at the map of the Philippines, your right hand is the east. Your left hand is the west. So dito, Zamboanga, Arquipelago, Tausug, Yakan, mga sama, pati Badyaw. Yan. Hindi pwede magsama yung dalawa. Kaya federal, bigyan mo sila, bigyan mo. At yung Kristiyanos, ibigay mo yung kanila ngayon. That is the only way. Believe me, nothing short, maniwala kayo sa akin, nothing short, pag hindi yung federal mo, until the end of the tayo niya. Kaya ako, talagang I went around the country to plead for, para maintindihan ninyo. Kasi sabi, bakit mag-federal tayo? Sila naman sa Mindanao. Well, okay, if you do not want it, then there is a great possibility na mawala ang Mindanao. Ikaw man naman doon, nandoon na rin kami, sasama na rin kami. Kasi ang tingin naman talaga namin sa kanila, ako, nanay ko, mesti sa tatay ko, Chinese. Nanay ko, Maranao. Tapos yung anak kong vice mayor, asawa niya, Maranao, Tausug. So isang linya ng mga apo ko, Moro. At kaya ako, gusto ko lang na, I want to be a president for all. Niwala naman yung sinasabi. Pagihin ko lang, kapatid, ito na naman talaga ang maabot natin. Huwag na lang tayo magpatayan. Bakit? What for? At maniniwala yung sinasabi. Inshallah, inshallah. God willing. Inshallah. Gano'n na lang. Tapos kung, ayun, yung mga taga-probinsya, umuwi kayo. Kasi magtayo ako ng economic zones. Magtayo ako sa Davao, magtayo ako sa lahat ng gustong magnegosyo, pumasok sila. May tao na yan, magpo-convert yan. Magtayo ako sa Surigao, Leyte, Cebu. Kasi ngayon, favoritism eh. Kung sino lang masagat, diba? Mga dyan sa mga Port Irene, yun, yun, yun. Walang iba. Lahat lagyan ko ng economic zone. Pag federal, kayo na ang bahala. Pag competition. Itong mga Moro, wala itong problema. Marami talaga papasok ng Arab na may pera. So yan sila. Ngayon, it's just a matter of understanding. Sa Davao, nagagalit ako pag magkampo-kampo. Mix! Hindi ako papayag na mag-basketball. Puro Moro, puro Christians. Nagagalit ako niya. Mix. Mix. May Moro, may Christianos, may Lumad. Sa Davao, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong mag-isnaban. Kasi minsan kasi, maganon, maganon. Nasabi ko sa mga Moro people, hintuan niya. Smile. Tutal, wala ba mawala kayo? Maligaya pa si Allah na friendly kang tao. Huwag kayong mag-isnaban. Huwag kayong mag-isnaban. Reliyon lang yan. Well, okay yan sila lahat. Reliyon lang ang huwag ninyong pag-usapan. Yun lang. Okay na tayo. Then, itong sa Spratly siguro, lusob-lusobin ko na lang rin, itong Spratly, pupunta ako, kasi ngayon, ang Caymans, Philippines, Vietnam, Thailand, Indonesia, pati Malaysia. Ngayon, gusto ng Amerika, multilateral, sabay-sabay, Amerika, Japan, Australia, Philippines, Thailand. Ang problema, ayaw ng in-check. Gusto niya bilateral. Sabi ko, okay lang. Pag umabot yan na, it's still waters, nothing is moving. Nasa dagat, walang hangin, ganyan lang.
Sabi ko, kailangan tayo makipag-usap. Ngayon, kung ayaw nilang gumawa ng story at talks, pag magsabi sa akin ang China, let us talk. Total ang lolo ko, Chinese. Pero pag kinuha nila yung Spratly, puputulin ko talaga yung ulo niya. Burado. Makahiram nga ng piece of paper. Is that okay? Ang Spratly, kung gusto nila mag-usap is maglalagay ako ng lang. May margin ako. Hindi ako pwede makipag-utap sa mga. Ang amin is, amin yan, gumawa kayo dyan ng struktura sa aming teritoryo. Ngayon, kung gusto mo mag-usap, yung condition ko, I do not expect you to believe it, na amin yan, mag-usap tayo. Kung sabihin ng China, ngayon, huwag na natin mag-usap ng ownership. Maraming oil dyan, pati gas. Ano kaya ang joint venture na lang? Nobody claims it. Hati tayo. Shoot ako. Mabuhay! Bakit ako maghintay ng Amerika kung talagang kalaban sila? Huwag mo lang sabihin iyo yan. And I also refrain from saying that is mine. Joint exploration. Tapos hati tayo. The only problem, tayo bakit mahirap? Wala tayong oil. Because oil, it's about one-third of our GDP. GDP simply is income. Wala tayo, nagagastos doon sa ano. So kung gano'n, so punta na tayo sa ekonomiya. I have to create homes. Then sa bukid, gagawa ako ng mga food terminal kagaya nung ginawa ni Marcos dyan sa Taguig. May chillers ng refrigeration para presko yung... At kung sakali, hindi mo na mapigilan ang importasyon kasi WTO. Tapos may GATT, may APEC, kung ano-ano ang arrangement natin. So, we cannot stop the inroads of importation. Kaya ang ating magawa is paramihan ng supply para mapagbili natin. Kung may mag-import na mataas ang presyo, babaan natin itong atin para mas pabili tayo. Hindi na natin. We can no longer, huwag kayo dito, free trade na, labas pasok, goods and services. Magtrabaho dito mga supervisor, yung marunong ng mga sa Singaporean, mautak sila, tapos mo. We cannot stop them. Pero si Bate, tayo rin pwedeng pabili doon, punta tayo. So you have to build the strong economy. Dito, sa I will establish yung tawag ng zone, economic zone. Mag-imbita ako, dito tayo magtrabaho, tutang mura pa. Umaalis sila sa China, umaalis sila sa Thailand, Vietnam, kasi ang singil ng sweldo mahal na. Kaya yung China sumikat, kasi yung mga kumpanya, mga lakos, kung ano, mga sapatos, mga relora, dinala nila yung factory nila doon, binayaran nila ang mga Chinese mura. Kaya lumago yung maraming produkto sa maraming mapabili. Ngayon ang ating gawain ko lang, huwag kayong magdali, magmamadali. Tapos kayong mga KMBO, medyo pigilan na muna ninyo yung mga labor union. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Magkasama tayo sa Iduluya. Huwag ninyong gawain yan. Kasi sisirain mo ang administrasyon ko. Pag ginawa mo ninyo yan,
patayan ko kayong lahat. Ang solusyon nito, patayan na. Eh, pag-usapan mo, ayaw. So, no, we better come to terms with each other. Do not do it now yung active labor front. Kasi pag ginawa ninyo nasisira, do not do it. Give the Philippines a respite of about 10 years. Pagka lumabo na at malaki na ang sweldo hiningi, kasi maganda ng ekonomi. So food terminal sa Bugay, hindi ako papasok sa land reform. Kasi ang land reform nakita ko, pinagbili uli ng awarde doon sa Amonia. Yan ang problema. At yung naiwan dito sa awarde, mani, kakao, dito saging. Eh, how come eh? Kaya mag-drawing ako ng map sa Philippines, ipa-soil analysis ko, ano ang crop na mababuhay dito, the highest yielding. Pag sinabi dito, coffee o tobacco, makonsent, makokus ko sa'yo. Mga pagkanong-ganong kayo, di para akong buwang. Dito magdala ko fertilizer, dito magdala ko no. Yan. I-color coding ko saan ang pinakamagandang tutubo. Ipa-soil analysis ko buong Pilipino. Kung pumasok kayo ng Davao, dito. At yan, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera. At kung wala akong pera, sabihin ko sa inyo, uutang ako. Kung kulang naman talaga, at hindi ko naman kayo maangat, at sabihin na lang inyo, huwag ka mag-utang kasi bayaran natin yan. Lahat na korporasyon, Kima Robinson, Ayala, pag huminto ng expand yan, lugi yan. Yung mga SM, yung mga Ayala Robinson, mga hotel, pag huminto yan ng expand, patayan, dahil yan. Kaya tayo, para sa tao, ang masiguro ko lang sa inyo, na yung pera ninyo, walang korupsyon. Sisiguraduhin ko. At kung ako ang manalo ng pagka-presidente, huwag kayong pumunta sa Luneta, wala kayong makita ang Duterte doon. Ako, dyan lang sa Malacañang, sa opisina ng presidente, dyan na ako. Para walang traffic, kaya ako galit. Ba, you know, huwag ninyong pakinggan yung mura ko. Kasi yung mura ko, galit ako. Kanino ako galit? Galit ako para sa inyo. Kanino lang para sa akin? Nakita ko kasi, sirahan mo yung EDSA, sirahan mo yung DB Bolivar, sirahan mo yung airport, limang araw walang aeroplano. At dyan sa EDSA nakita ko, nagbababaan kayong lahat, naglalakad sa init, at yung nanganak dyan sa tabi kasi niya makapunta ng ospital. Putang ina, anong klaseng gobyerno na ito? Si Ramos nung unang ipig, doon sa Subi. E di doon sana. Eh, bakit po? Ganun, nagbabaan, naglalakad sa init, bata, bait. Duterte nagmumura yan. Eh, kayong nagbabaan. Kayong pinalakad doon sa Janet. Hindi kayo namura? Pero government of the people, maybe. Government by the people, maybe. Pero putang ina itong gobyerno, it is not for the people. Ano wala ko? Kali mo lang ng drama na we will improve the economy. How? Ma-improve ang economy, maraming gago? Patayin mo muna yung mga gago para makatindig tayo. Kaya nila yan? Bayo.
Tsaka kayong mga bakla. Tama na. Kasi ginamit ko bayot. Na-offend yung mga bakla. Hoy, mga bakla. Ang Bisaya sa bakla, bayot. Kayo, tawagin niya po, hoy bakla. Ano kayo nagagalit? Doon sa amin, hoy bayot. At ako mismo, nung maliit pa, mga grade 4, bakla rin ako noon. Ayan mo mga diwag. Bakla ako noon. Pero yung namulat na, mga parami na maselong babae na nagigita. Dito na lang tayo. You know, before you open your mouth. Ang bakla sa Bisaya Bayo. Kung sabihin niya dito, hoy bakla! Uy, ba? Kaya tuloy na, ayaw ko na tuloy aminin. Ano amin ko na tuloy na bakla ako noon. Pero kung tulungan ninyo ako, mawawala yan. Siya. Asawa ko, uwi naman yan nga. Mauna ko yan siya. Well, yan lang ang, hindi ko natanggalin, it's talked about. Kayo, kung gusto rin nyo na malinis yung banganga, disente, gusto rin nyo nagmumura, kung kapatay, utang, kapatay talaga. Pag hindi ko nakuha ang gusto ko, I will not allow myself na pahiya ako. Maybe other position. Fiscal ako noon. Pero hiyain ninyo ako. Sabihin ko sa Pilipinas, gagawin ko. Gagawin ko talaga. Maniwala ka, magtanong ka naman, tagadabayan mo na. Pag sinabi kong yayarain kita, yayarain ka namin. At ngayon, I'd like to just also mention, may mga kasama ako dito. May kasama ako si Dante Liban. Ito yung 11th congressman. Ito si Dante. Alam ko, he does not agree with me. Religioso to eh. He's a professor sa masteran, pati doctoral. Education to, and he's a very good donor. I know that he does not agree with me. Pero okay lang. Sabi ko, sama tayo. Total, hindi naman lahat sa panahon mo, magkaano tayo. At gusto ko lang siya, kasi sayang, Quezon City, ano district ko siya? Distrikto ng Quezon City, no? Ngayon, ito si Ding Diaz ng Cavite. Ay, Gote, naging congressman ka, luwaan mo naman ang paraan yung putang yun ng Cavite niya. Ano mo nung palikpaya nagbili ng kotse na Volvo, dinala niya sa Tagaytay, tapos hinagaw doon, tinapon siya sa bangketa, saka yung kotse na green, naging black na. Sabi ko din, bantay mo, yan ang gusto kong hiritan. No quarters given, no quarters asked. Kaya kayo kung nandiyan, bumunot na kayo. Kasi order ko talaga military pati police. Patanong. Period. Magtanong yung fiscal, human rights, o Congress. Sino nagutos? Ako. Ako. May reklamo kaya? Nandito si Sandra Camp, yung whistleblower. Ito na ng papel, kung sa drug, sa krami. Totoo yan. Kaya laki talaga ng problema natin sa to. Maraming problema ko sa polis. Pero ako naman sabi ko, pag natino kayo, lahat ng protection na ibigay ko, ibibigay ko.
Then I have my idol, boss ko doon nung mayor ako, Rafi Alunan. Dear MJ Secretary, buka ninyo, mahusa yan. Kami nung, ang una ko kasi na ano kasi, di ba sinunog ko yung flag ng Singapore? Di galit yung Singapore sa akin. Eh putang ina, galit na ako sa inyo. Bakit? Pumunta si Sir Rafi, sabi niya, you know, it is a diplomatic crisis. Ganyan, can you just write a letter of apology sa Singapore? Sabi ko, sir, I will not. I will resign. Ginawa niya si Presidente. Sir, ayaw niya, mag-resign na lang daw siya. Hindi siya talaga manghingit ang tawag. Sabi ni pa, hindi ako, sabi ni Sir Presidente. Ano? Nung dumating si Presidente sa Iliga, galing Iligan Davao, nung nakita kami, may mga media, sabi agad ni Presidente Ramos, yes, sir! Saludo siya sa akin. Ibig sabihin, siya mismo nasaktan. Hindi lang niya magawa kasi Presidente siya. But that was my experience. Very good. Maniwala ka, isa sa Pilipinas. Gwapo pa. Punuin natin itong gobyerno na mga, saan si Alan? Puro tisoy. Maghanap ako ng iba. Para sabihin, oh, akala ko ba galit na si Espanyol? Bakit yung mga mistisong itong Pilipino? So ay, mga kapatid ko ang taga-tumbo. Ako sa totoo lang, paniwala kayo hindi. Corruption, drug, nilagyan ko ng 3 to 6 months. Ay, usan, saan? Pwede siya. Ay! Sir, nandito, nakalimutan ko sa nakayo. Ano ba tinignan mo dyan, sir? Nakayo ko eh. General Santiago ng PDEA. Ito yung nakikita ninyo na pinagsisipa talaga. Steve, pinagsisipa talaga. We need him kasi hindi naman lahat kaya ng Presidente. You would need a law. Kaya niya. And si... itong abogado ng... Itong abogado ng... yung nag-ano ng... ng labor, anak ng Blasog, Levy Balugod. Balugod. Ito yung ano, ito yung abogado ng expose ng Napoles. Siya yun. Siya yung nagdumanda. Ano mo, sa totoo lang, marami naman yung ilang taon na yung iba dyan, naka 9 years, tapos 9 years uli, tapos 9 years uli. Matagal na nila. Ano nga sa totoo lang, kayong mga tagatundo, maghanap daw kayo ng bago. Tagal naman lang sila dyan. 9 years, nakatatlong 9 years na. Baka, lagay ninyo si Alunan, si Sandra Cam. Eh, ito siya si Fire in the Belly. Talagang matapang. So, doon malaban ito nung sa bayan. Ding Diaz. But of course, I hope I would help us also put all things in order sa Cavite. Cavite na yan, titino yan, tignan mo. Ha? Huwag mo, basta sinabi ko, hinto, hinto. Then si Bob Dillon. Subukan rin ng ito si ano? Greco Belica. Yung religious ano? Ito sa kapatid ito ni Belica. He's also a religious man. Pastor ano?
Kabutit, mapalibo ka. At least may mga pastor tayo. Kayo ni Dante Liban ang pwede niya. Si... Sino kakampi ko dito? Wala. Si Alan, mabait rin. Ano mo yan si Alan? Baski saan yan? Si Lani, si Mayor Lani. At the end of the day, napakabait ng asawa talaga niya. Ayan si Lani, si Mayor Lani ng Taguig. Magkita, ayan. Magkita, ayan sila. Hawak ng kamay, tapos maghanap po na ng kanto mga prayer. Talagang religious. Bahas ka sa ayan siya magpunta si Lani. Yung mga panahon na wala si Lani, wala naman siya ibang kasama. Kaya ako naawa, naawa ako sa kanya. Pag walang ibang kasama, kasama ako ng iba. Alam nga lang, ako lang matulog. But anyway, I have promised you something. And if you know me, I will really do it. Pikon ako ng pagkatao. Kapag sinabi ko, huwag ninyong gawin yan. Huwag ninyong gawin. Pag sinabi ko, gawin ko yan, maasahan niyo. I said, itong presidency, makinig kayo mabuti ha, susaran ako. I will do it, even if makaposta ko, if even if I lose my life, my honor, and even the presidency, gagawin ko yung pinangako. Maraming salamat po.